Feeding time. Araw-araw nagpapakain talaga kami ng isda doon sa tabi ng dagat namin sa may isla. So yung tatay ni Maclean at saka si Maclean ang nagpapakain araw-araw kung hindi yung si Mrs. So yung area namin ay bawal talaga maghuli ng isda. Kaya nga bawal dito sa amin mga maghuli ng isda dahil ang isda ay pinapakain namin araw-araw. May budget talaga yung bigas o kanin. Yung papakain araw-araw. So yung area namin ay mas sobra pa sa tinatawag na fish sanctuary, kasi yung fish sanctuary bawal ka lang pumunta doon o bawal ka manghuli ng isda. Pero sa amin pinapakain pa. So mas mahigit pa sa fish sanctuary. So kaya ayaw namin magpa ayaw namin doon na may mangingisda. Kasi isa yan sa mga tourist attraction o stress reliever. Kita ka lang ng isda, papakain ka ng isda, wala na yung stress mo. Rice for the fish. Dati itong lugar na to ay walang corals na maganda. Lahat mga corals dyan tumurog dahil araw-araw binablasting ng mga dynamite fishing, dynamite fishers. Yung dilamita binubumba yan araw-araw, minsan sa isang araw ilang bihis pumuputok dyan dahil yung area na yan ay madaming isda. So dyan sila nag-aabang ng isda. So nung dumating kami sa lugar na yan ay tinaniman namin ng mga corals. So sa ngayon ang dami ng corals dyan, mga magaganda na tingnan. So, ipapakita ko sa inyo sa susunod ng mga video yun. So, yan ang dahilan na bakit ayaw namin mayroong mangingisda dyan. So, mga batang kaitan, sana inintindihan nyo na yung lugar na yan ay bawal talaga mangingisda. Yan ay nagsilbi ng face sanctuary sa inyo. Yan ay nagbibigay ng mga dagdag na mga o pagparami ng mga isda sa lugar natin. Sana naiintindihan niyo mga batang kaitan. Hanggang sa muli mga kabayan, maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa channel kong ito. Kung baguhan ka man sa channel kong ito, don't forget to like, share, and subscribe. Click the button bell on para naman manotify kayo sa sunod kong mga video. Thanks for watching. See you in my next vlog. God bless and bye-bye.